Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakatipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagka ng paa ng Diyos. Organong sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian, habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinikislap-kislap ng batis na iyan, asa mo rin agos ng luhang nunukal. At sa kabuwang tila nagdarasal, ako'y binabati ng ngiting malamlam. Kung tatanawin mo sa ang mga kampana sa tuwing orasyon, nagpapahiwatig sa akin ng taghoy. Ibon sa sangakoy may tabing ng dahon, batis sa paakoy may luha ng daloy. Ngunit tingnan niyo ang aking narating, natuyo na matay sa sariling aliw, naging krus ako ng masuyong laing, sa bantay na hukay sa gitna ng dilim. Wala na ang gabing lambong na luksa, panakip sa aking namumutlang mukha, kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ibon ni tao'y hindi na matuwa. At iyong isipin na nagdaang araw, isang kahoy akong malagot malabay, ngayon ang sangakoy, krus sa libingan, dahon ko'y ginawang korona ng hukay. Okay, so napakinggan ninyo yung tula, yung kabuuan ng tula. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa discussion o dun sa pagtalakay natin sa kabuuan ng tula, tingnan muna natin yung ilan sa mga talasalitaan o sa gabal, no, para mas maunawaan natin yung kabuuan ng tula. So, yung iba dito, na-i-present na ito ng ilang mga grupo, so babalikan lang natin yung ibang mga salita, no, para maalala ninyo. So, ilan sa mga salita, yung nakadipa, ibig sabihin ay nakaunat yung dalawang, yung dalawang kamay, no? And then kapighatian, ibig sabihin ay kalungkutan, nagtutumangis o umiiyak, nunukal or lalabas o kaya naman ay parang ipapakita. No? Malamlam, walang buhay or malungkot, orasyon, oras ng panalangin. Yung taghoy, ibig sabihin ay pagdaing. Yung lambong, ibig sabihin ay takip or parang saklob. Malabay, ibig sabihin ay masagana or maraming, kumbaga doon sa tula, sinabi na malabay, ibig sabihin, malago yung kanyang mga dahon or masakit. Okay, ang simbolismong ginamit sa tula, ito yung pinaka kabuuang simbolismo ay yung mismong punong kahoy bilang simbolo ng buhay ng tao. Sa pagsusuri naman sa estruktura ng tula, ang tula ay may tugmaan at karamihan ay tugmaang katinig. Tugmaang katinig ang ginamit. Sa sukat, ito ay binubuo ng lalabing dalawahing pantig sa bawat taludtod. Tapos may apat na taludtod sa bawat sakno. Ang paksa o kaisipang taglay ng tula, ito ay tungkol sa buhay ng tao na halo mismo sa buhay ng may akda. So kung mapapansin ninyo, parang yung may akda mismo ang nagsasalita kasi nga ito ay halaw sa kanyang tunay na buhay. Mula sa pagyabong ng mga sanga hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kasi nga sinulat niya ito, kung natatandaan yung sinabi ko kanina, sinulat niya ito noong mga panahon na meron na siyang malubhang karamdaman. Okay, sa pagsusuri sa estruktura ng tula bilang pagpapatuloy, bawat saknong, hinighlight ko yung mga talinhagang ginamit. No? Ito yung mga salita na itinatago ang kahulugan sa pamamagitan ng mga talinhaga. So sa unang saknong, no, tila isang nakadipang krus. And then,
parang hinahagkan ang paa ng Diyos. So, yung mga kahulugan ay nakatago doon sa talinhaga na ipinapahayag sa bawat saknong. And then dito sa pangalawa, habang ang kandila ng sariling buhay, tapos magdamag na tanod ng aking libingan, maghapot sa ikatlong saknong naman, maghapot magdamag na nagtutumangis at ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. And then buwang tila nagdarasal. No, mamaya sa pagpapatuloy ng ating talakayan, pag nandun na tayo sa talakayan tungkol dun sa kahulugan ng bawat saknong, doon nyo makikita kung anong ibig sabihin o ipinararating nitong mga talinhagang ito. Ayan. So bilang pagpapatuloy, narito pa ang ilang mga talinhagang binanggit. Nagpapahiwatig sa akin ng taghoy, luha ng daloy, naging krus ako ng nagsuyong laing, isang kahoy akong malagot malakay, ang sanga ko'y krus sa libingan, dahon ko'y ginawang korona ng hukay. So sa pagpapatuloy ng mga talinhaga, ginamit ding simbolismo itong mga salitang ito. Katulad ng batis, na ang ibig sabihin, salita na ginamit sa tula kung saan ginamitan ng tayutan, ibig sabihin ay pagdanak ng luha mula sa mata ng mga nagmamahal. Yung buwan naman, ginamit na simbolismo bilang parang kagaya ng buhay ng tao na dumadaan sa takipsilim. No? Yung ibig sabihin, parang nagkakaroon tayo ng mga o nagkakaroon ng mga pagkakataon na ang tao ay dumadaan sa mga matinding pagsubok. So yung kampana naman, isa ding mahalagang simbolo na kung saan ito ang hudyat ng tunog upang simulan ang pagdarasal ng mga mahal sa buhay para sa kakaluwalhati ng kaluluwa. Usually ito sa mga probinsya to eh. No? Dito sa Kamaynilaan hindi ko masyadong napapansin. Pero sa probinsya, kapag oras talaga ng orasyon, kagaya ng 6 o'clock, tumutunog talaga yung kampana namin. Kasi medyo malapit kami dun sa simbahan. Okay, dito naman, ginamit din ang kandila bilang isang mahalagang instrumento sa tula na kung saan simbolo sa pag-asa at umaalalay sa pighati ng taong namatay. And then sanga, sumisimbolo sa napantulong ng iba at katatagan ng persona bilang ng ibang mga nangangailangan. So parang ito yung sandalan. And then krus, isang salita kung saan tumutukoy sa posisyon ng isang tao na nagpapakita ng paglalahad ng kahandaan kung kailan darating yung huling hantungan no ng ating buhay o yung sinasabi nila na parang haharap na tayo sa dakilang lumikha. And then punong kahoy, katulad ng sinabi ko kanina, tumutukoy sa buhay ng tao kung saan tumutubo mula sa pagkabata hanggang sa paglaki. No? And then hanggang sa dumating yung pagkakataon na namamatay na yung puno na tulad din ng buhay ng tao. Okay. Pagdating naman sa aliw-iyo, sapagkat ang tulang ito ay may tugmaan, so nagkakaroon to ng indayog kapag binibigkas. No? Kasi pero depende rin kahit naman ang isang tula ay walang sukat at tugma no o wala namang tugmaan sa huli, depende sa bibigkas ng tula at kagaya ng tono no, depende rin sa damdaming ipinapahayag ng tula kung paano ito binibigkas. Kasi kapag bibigkasin mo yung tula, dapat ramdam mo kung ano yung ipinapahayag ng tula. Kailangan naiintindihan mo muna yung pinapahayag nito bago mo siya bigkasin para mabibigkas mo siya nang naaayon dun sa damdamin. So yan yung aliw-iyo at saka yung tono. Sa persona naman, well, alam naman, obviously, no, mapapansin natin na yung may akda ang nagsasalita sa tula. No? So parang ibinabahagi niya yung kanyang sariling karanasan na iniahalin tulad niya ito sa isang punong kahoy. So pagtalakay sa kabuuan ng tula, iisa-isahin natin ang mga sumusunod. Una, yung pagtalakay pangkaisipan o yung tinatawag na intellectual discussion. And then kasunod yung aesthetic discussion o yung pagtalakay sa pangkagandahan ng tula. At ang huli ay yung ethical at social discussion o pagtalakay sa etika at panlipunan. So unahin natin yung intellectual discussion. So ito yung sinasabi ko kanina na bawat saknong ay
ibibigay natin kung ano yung nais ipahayag ng bawat saknong. So sa unang saknong, ipinapakita ang pag-iisip ng isang tao kung saan ang tao ay nagsisimulang mag-guni-guni, no, or yung parang mag-isip, no, ng malalim sa ukol sa kanyang buhay. So sa kanyang guni-guni ay nilarawan niya ang kanyang sarili na sumasamba sa Diyos. Sa ikalawang saknong naman, inilarawan na maaaring mangyari kapag siya ay umauna. Sa una at ikalawang taluntod, nangangahulugan na narinig sa kanyang lamayan or lamay ang mga musikang tumutugtog sa simbahan. Samantalang sa ikatlo at ikaapat na taluntod, ito ay naglalarawan sa kanyang lamay at na sumisimbolo rin yung mga kandila na inihalin tulad sa mga tanod na gaabang sa kanyang lamay. Okay, sa ikatlong saknong naman, sa paanan, hindi ko nabibigkasin pala. So, ipinapakita ang pagkakatulad ng katangian ng isang punong kahoy sa tao kung saan ang punong kahoy nagbibigay ng tulong sa mga ibon upang kanilang madapuan at mapugaran. And then, tumutulong din ito o yung mga sanga nito, no, na parang ito yung nagiging sandalan or ito yung nagiging takbuhan ng mga nakapalibot, no, at nagbibigay ng lakas sa kanila. So katulad ng mga ibon, ang mga puno ang kanilang nagiging tirahan or ito yung mga nagiging tawag dito or dito sila na bubuhay, no, kasi pati yung mga bunga ay napapakinabangan nila. Sa ikaapat na saknong, inilalarawan dito ang pagmamahal na mula noong nabubuhay pa siya hanggang sa huling hantungan. So, parang katulad ng sinasabi dito, no, na kinikislap-islap ng batis na iyan. So, yung batis ay sumisimbolo dun sa parang luha, no? Tapos yung agos na nanunukal dun sa kanya. O yung luhang umaagos at nanunukal. Okay. Sa ikalima naman, inilalarawan dito yung parang may kinalaman ito dun sa relihiyon, no? Na naisabihin dito ng may akda na parang dumating na siya dun sa punto na kung saan ay ito na yung huling tawag doon, huling kumbaga sa ano eh, huling hantungan ng kanyang buhay. Kasi nararamdaman na niya kung ano na yung magiging kinahinatnan niya. Kasi nga, di ba, yung may akda, nung sinulat niya ito, siya ay may karamdaman na. So, yung kampana ang nagiging hudyat and then bago ialis ang kabaon papunta sa kanyang huling hintuman. So, okay. At sa ika-anim, ipinapahiwatig naman ang saknong na ito na parang binalikan niya kung ano yung nangyari sa kanya, no, katulad ng kung ano na yung kanyang narating, no, sinasabi na natuyo na matay sa sariling aliw na parang lahat ng kanyang mga personal experience, tapos naging cruise ng masuyong laing or yung parang naging kumbaga sa pag-ibig ay dumaan sa mga pagsubok, no, or kumbaga sa buhay ng tao, dumaan tayo dun sa mga pagsubok na minsan nagiging nagkakaroon tayo ng matinding problema, tapos minsan naman nalulusutan natin itong mga problema ito. And sa ikahuling taluntod, no, at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. So parang ito na yung nakikita na niya yung magiging kinahinatnan niya o yung mga mangyayari sa kanya. Okay, ikapito, ang talatang ito ay nilarawan ang naging kalagayan ng punong kahoy matapos siyang mabuwal sa lupa na kahit ang ibon at tao ay hindi na natutuwa or hindi na magkakaroon ng katuwaan kasi wala nang mapapakinabangan. And then sa ikawalo, ang huling saknong ay nagmumuni-muni siya sa panahon ng kanyang kabataan. Inasahan niya ang kanyang inaasahan niya o sa kanyang kabataan, yung mga inaasahan niya at ang kanyang mga inilaan
na mga gawa at naging inspirasyon sa kapwa, no? So dito, at iyong isipin ng nagdaang araw, isa akong kahoy malagot malabay, ngayon ang sanga kong krusilibingan, dahon ko'y ginawang corona sa hukay. So kahit na ang isang punong kahoy, kahit na ito ay mamatay, parang meron pa rin silbi or may pakinabang pa rin, no? Ibig sabihin, yung magiging corona ng krus o yung krus ng kanyang yung krus sa kanyang libingan, ito ay magiging tanda, no, na kapag nakita ng tao or ito yung mga palatandaan or ito yung mga nagawa niya na kapag nabasa at nakita ng tao, maaalala pa rin siya. Okay. Tumungo naman tayo sa pagtalakay sa pangkagandahan ng tula. So dito, sinabi ko na ang bawat bahagi ng tulang ito ay nagtataglay ng kariktan, na patunay dito ang mga tinalakay natin na struktura ng tula, nagtataglay ng tugmaan, may sukat, may aliw-iw, at mga simbolismong ginamit upang ang babasa nito ay makapaghinuha sa bawat pahayag ng tula. So punong-puno din ito ng damdamin mula sa may akda. Kasi nga, mas madamdamin ang isang tula kapag ito ay talagang halaw sa tunay na buhay ng may akda. Kasi mas ramdam niya, di ba? Mas nararamdaman niya kung ano yung gusto niyang iparating. At mas madali itong mauunawaan ng tao kasi makaka-relate ang tao kasi personal niyang experience yun eh. So yun yung kagandahan ng tula. Kapag, at isa pa rin dito yung mga nakatagong lihim na kahulugan or yung mga nakatagong kahulugan sa mga ginamit na talinhaga. Sabihin, mag-iisip ang tao habang binabasa niya yung tula. Okay. Punta naman tayo dun sa tinatawag nating pagtalakay sa etikang panlipunan. So, dito, sa pagbasa ng tula, mararamdaman natin yung lungkot at may halong pagsisisi, galit, no, dun sa persona ng tula o yung kung sino yung bumibigkas o sino yung nagsasalita sa tula, no, na isang punong kahoy na parang ikinukumpara sa sariling buhay. At isa itong elihiya, no, at kapupulutan pa rin ang aral na may isa sa buhay lalo na sa mga kabataan sa kasalukuyan. Nabanggit din ito ng mga pangkat na nag-present, no? Binanggit nila yung mga relasyong panlipunan na itong tulang ito, na bagamat naisulat noong 1932 na hanggang sa kasalukuyan ay mai-relate pa rin natin to sa buhay ng tao. No? Na iba-iba man yung panahon, pero pare-pareho din naman yung nararanasan, iba-iba nga lang ang sitwasyon. So, katulad ng sinabi ko dito, makikita talaga dito yung replika ng buhay ng tao. Iba man yung pinagdadaanan natin, pero yun pa rin naman yung excuse me. Sorry guys. Pero yun pa rin naman yung patutunguhan, no? Parang nagmula tayo sa alabok, babalik din tayo sa alabok. So, parang okay, so medyo mahaba-haba na yung nilagay ko dito. Pero paiikliin ko na lang ito. Dito sa kabuuan ng tula, no, kagaya ng binanggit ng ilang mga pangkat nung nakaraang meeting, na sinabi nila yung kanilang mga refleksyon tungkol dito sa tulang ito, na ano yung mga na-realize nila pagka basa nila dun sa tula or after nilang i-discuss o matapos nilang i-discuss yung tula o yung matapos yung kanilang video presentation, no? Ayan. At puntahan natin yung sinasabi ko na yun, no? So gusto kong magbahagi ang ilan sa inyo nung kanilang mga personal na refleksyon tungkol dito sa tinalakay natin tula. Kahit mga dalawa lang siguro.